Good morning, everybody. Will you please shake the hand of someone today right beside you and say, "You look amazing this morning." Yan. Praise God. Kamayan naman natin. We would like also to welcome, salamat po sa mga bisitang nandito. Palakpakan po natin ang ating mga guests and our visitors. Kung meron kang katabing bisita o kaya parang ngayon mo lang nakita, bagong muka, bagong ligo, bagong toothbrush, pwede bang sikuhin mo lang ng konti, tap somebody on the shoulder and say, "I'm excited, ikaw ang katabi ka ngayon." Ayan, alright, okay, very good. Okay, very good. Doon naman sa mga ang katabi ay matagal ng luma, pakisabi ay excited pa rin ako kahit ganyan pa rin ang mukha mo last week. Praise God. You may all now take your seats, everybody. We are on our second month ng ating pong series on Challenge Accepted. And we are praying. Mga kapatid, nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Thank you very much for sharing our page ng Rain M. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa mga nanonood. At we are praying ng social media team po natin. Probably one of this day, we'll also be having a live stream sa YouTube simultaneously with Facebook. So, kaya para po dun sa mga hindi nag-Facebook, para po sa YouTube, you can watch us there. At it will come before Jesus Christ comes. Tayo po ay magla-live streaming na sa YouTube. Amen po ba? Tingnan mo yung mga katabi mo. Sa'yo mo sa katabi mo, congratulations sa'yo. Nakikita ka na sa internet. And I would like to thank the Lord for those who are watching us live on Facebook. God bless you. God bless your families. At maraming salamat po. Thank you so much for sending us your messages and sharing our posts. Thank you so much. Today, we will continue the second month. Sa pangalawang beses po, sa pangalawang buwan po nating pinag-uusapan about Challenge Accepted. Tayo pong lahat ay nagkakaroon ng problema. Tayo pong lahat ay nagkakaroon ng mga pinagdadaanan. Tayo pong lahat ay nagkakasakit. My question is, how do you see these challenges? Most of us, ang tingin natin kapag po tayo nagkakaproblema, tayo ay pinaparusahan ng Diyos. Tama? Minsan may mga bagay na dumarating po sa atin na hindi natin ina-expect and it doesn't make sense. Pakiramdam natin, God is angry with us. God is angry sa atin. Galit ang Diyos. That's why sinisisi natin siya. Let me start by giving you a funny story. Meron pong isang babaeng matanda. Siya po ay naiwan po niya yung susi niya sa loob ng kotse. So, naiwan po niya, pagpunta po niya ng grocery, naalala niya yung susi ng kotse, naiwan yun sa loob ng kotse, eh nailalak po yon. Alam niyo po, eto na, pagdating po niya doon sa may kotse, ang ginawa po niya, hindi niya alam kung anong gagawin, nagdasal na siya, "Panginoon, ano bang gagawin ko?" So, kumuha po siya ng hanger, pagkatapos sinusok-sok po niya yung pong gilid ng pinto para mabuksan, no? Hindi po niya mabuksan. Sabi niya, "Panginoon, tulungan mo naman po ako because you love me." At mamaya-maya po, may isa pong dumating, mga kapatid, na isang lalaki, naka-leather jacket, isang rugged, isang malaking katawan lalaki, at punong-puno po ng tattoo with long hair and long beard. At ang sabi niya, "Hey lady, ako na po ang bahala dyan." Kumuha siya ng isang metal, isang soksok lang, bang! At pagkatapos, bukas na ang pinto. At ang ginawa po ng babaeng matanda, niyakap niya yung lalaki at sinabi niya, "Oh thank God, God sent you because you're a very good person." At ang sabi ng lalaki na tumulong sa kanya, "Hey lady, I am not a good person. In fact, kalalaya ko lang sa kulungan dahil sa pagnanakaw ng kotse." At ang sabi ng babae, niyakap pa rin po niya yung rugged na maton na magnanakaw ng kotse. Sinabi niya, "I praise God for you. Thank you, Lord, because God has sent a professional." Are you listening to me? Now, I want you to understand, how do you see the challenges in your life? How do you see, mga kapatid, yung sickness na meron ka? How do you see kung ano yung nangyayari sa family mo? How do you see if there is one story? Ano ang nakikita niyong number? Ha? Ano nakikita po niyong number? Meron pong isang, ito pong number na ito ay nakita sa isang kalsada because pointing into a direction. Sabi ng isang lalaki nung makita ito going there, sabi niya, "It's number 9. Pero yung nasa kabila, ang sabi niya, no, it's not number 9, it's number 6. Sabi nung isang lalaki, "Hindi, ang tingin ko number 9. At ang sabi nung kabila, "Hindi, ang tingin ko number 6. Ladies and gentlemen, ganito po tayong lahat eh. Di po ba? Ganito tayong lahat. Sabi natin, dumidepende ang maraming bagay sa tingin mo. Totoo yon. That's a fact. But the truth is, ang talaga makapagsasabi kung number 9 yan or number 6 ay ang taong gumawa niyan.
Ay, wala akong kausap dito. Di po ba? Siya ang makapagsasabi. At he doesn't care kung number 6 ang tingin mo, kung ang pagkakagawa niya ay number 9. Listen to me, ito po ang akin na-discover. Tanong niyo po sa akin kung ano. Ang tingin mo sa problema ay problema at parusa. Pero ang tingin ng Diyos sa problema na inalaw niya sa iyo, training mo for your maturity. And God doesn't care whether kung ang tingin mo ay parusa para sa Kanya. He is training you. He is making you mature. You will be a better person and you will grow up. Are you listening to me? Sa sample lang ko po kayo, hindi naman lingid. May isa po tayo dito na nabasagan po ng kotse. Alam po ng marami yan. Tama? Si Marisa po yun. Hindi ko po sinasabing si Marisa yun, pero si Marisa po yun. Isang miyembro po ng worship team natin dito. Pagkatapos po ng kanilang practice, dyan po sa baba, nabasagan po siya ng sasakyan. No? At may nakuha po sa kanya. 3 million, 5 billion, at 10 trillion. Hindi po, may nakuha po sa kanya na bag. Alam nyo po, kapapractice lang. Pagkatapos you're doing the work for God. Pagbaba mo, pakita mo basag ang salamin mo. Anong iisipin mo? Anong tingin mo dito? Lord, hindi mo ko loves. Yeah. Lord, wala kang pake. I'm doing good things for you. I'm doing the ministry for you. At pinabayaan mo ko. Ladies and gentlemen, it doesn't make sense. But for you, it doesn't make sense. But for God, it makes sense. Ano ang tingin mo sa lahat na nangyayari sa yung challenge? Is it a problem? Is it a trial? Is it a curse? But I want you to understand, para sa akin, lahat na nangyari sa buhay natin, it is an assignment. So today, our topic for today is special assignment. Sabi mo nga sa katabi mo, meron kang special na assignment galing sa Diyos. When you talk about assignment, nung tayo po yung mga estudyante, ayaw natin ang assignment. Tama ba? Pag sinabi, oh, may assignment kayo, ayaw na. Kasi alam natin, pag-uwi natin, gusto natin maglaro, mag-ML, mag-Facebook, etc., etc. Tama po ba? Pero alam niyo po mga kapatid, when you talk about assignment, everybody say assignment. When you talk about assignment, ladies and gentlemen, it means there's another word for assignment called responsibility. When God is giving us an assignment, and I want you to understand, each of us may assignment. That's why God is allowing bad things to happen. That's why God is allowing trials, because God is giving you an assignment. Pastor, talaga? Let me explain further. Pag sinabi po natin assignment, ang ibig sabihin natin ay responsibility. Not all responsibility. Ang ibig po sabihin ng responsibility is called calling. Everybody say calling. Tingnan mo yung katabi mo, may calling yan. Now, ano po itong calling? Calling magpastor, calling magpare, calling magministro, calling maging leader. No. When you say calling, ladies and gentlemen, iba po yung career sa calling. Okay? Pag sinabi natin career, career is what you are paid for, but calling is what you are born to do. That is your calling. Now, there are two important dates in your life. The day that you were born and the day that you understood why and understand why you were born. Kapag hindi mo naintindihan kung para saan nangyayari ito, you will never understand your calling. You will never understand your assignment. Kung hindi mo maintindihan kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon, bakit ba ganito, nagkakagulo kami? Bakit kung kailan kami umaatin ng simbahang lahat, tsaka kami madalas mag-away? Ladies and gentlemen, bakit ganun kung kailan kami nagtitino kay Lord, tsaka kami kinakapos ng pera? Alam niyo po ba, God is preparing you for a greater assignment because God has called you for a greater purpose. Amen. Tingnan mo yung mga katabi. Go ahead, palapakan mo si Jesus. Sabihin mo sa tatlong katabi mo, may assignment ka kasi may responsibilidad ka dahil may calling ka. Pakisabi uli sa katabi mo, may assignment ka dahil may responsibilidad ka dahil may calling ka. I know, hindi ka lang dyan sa trabaho mo, hindi ka lang para sa business mo, hindi ka lang natatapos na nag-asawa ka. God is calling you for the things that you are born to do. Now today, let's understand how on earth, why on heaven's eyes, or how on heaven's eyes, ano ang tingin niya sa challenges natin. Tayo po ang tingin natin sa mga challenges natin, problema, parusa, pagpapahirap sa atin ng Diyos, kakapusan. But for God, this is an important assignment for us. Are you ready for this? In the book of Exodus chapter 23, God said, this is an assignment that God gave to Israel. This is about or after Israel went out from Egypt. Umalis po sila ng Egypt and God gave them an assignment and said, look at this, as upon God giving them an assignment, God said, see, I am sending an angel ahead of you to guard you
along the way and to bring you to a place I have prepared. Sino po rito ang naniniwala may promised land ka? Taas ang kamay. Wow, praise God. Sino po naniniwala hindi pa ito ang katapusan? Marami pang mas magaganda, mas kahangahang ang gagawin ng Diyos sa buhay mo at sa pamilya mo at sa sarili mo. Tama po ba? Sabi niyo, I am sending an angel where? Ahead of you. So when you are on trials, when you are on challenge, remember this, God already sent an angel ahead of you. At ang sabi doon, along the way and bring you to a place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion since my name is in him. Let me clarify. This angel na sinasabi ng Bible, hindi po ito yung mga angel na alam natin sila, Michael, mga Kirubin. No, no, no. This actual angel is actually God himself. Alam niyo kung bakit? Tingnan niyo po yun, ha? Do not rebel against him. He will not forgive your rebellion. Angels cannot give forgiveness. Only God give forgiveness. Because God, one of the name of God is also called an angel of the Lord. So pansinin niyo po ito, ha? When you are on a challenge, when you are on sickness, God is ahead of you. Ay, wala akong kausap dito. Ano yun? Nasa unahan mo na siya. Hello? Hindi ka pa dumarating doon. Nauna na siya. Nakita na niya ang pagdadaanan mo, nasa unahan mo siya. Sabi niya, since my name is in him, if you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and I will oppose those who oppose you. Because God is with us. God is fighting for you. Sabi niya, your enemy will be my enemy. Sabihin mo nga sa katabi mo, magpakabuti ka sa akin. Meron akong backup. Sabi mo sa katabi mo yan, magpakabuti ka sa akin, ha? Sabi mo sa katabi mo, magpakabait ka sa akin, may backup ako. Ang backup mo ay si God. Do you understand what I'm saying? Now, sabi niya, I will oppose those who oppose you. My angel will go ahead of you, this is God himself, and bring you into the land of the Amorites, of the Hittites, of the Perizzites, of the Canaanites, the Hivites, the Jebusites, and I will wipe them out. Listen to me. These are all, ito ang pupuntahan at aabutan ng Israel sa promised land. The Amorites, the Hittites, and all the Ites, including your cellulites. And ladies and gentlemen, these Ites, ito po ay mga giant guys. These are, kung kayo po'y nanonood ng mga basketball player ng NBA at kayo namamangha sa kanilang 7 foot tall, 6 foot tall plus, ito po is about 9 foot tall people para mga gulay. Imagine mo, God is giving them an assignment to go to the promised land and possess it, and yet ang aabutan mo, along the way, may problema na, pagdating mo dun sa mismong promised land, ang laki pa ng problema mo. Gusto ko pumunta. Sino po itong gustong yumaman? Taas ang kamay. Pakitaas nga pong kamay. Lord, yung pong nagtaas ang kamay, hindi plastic, payamanin mo. Yung pong ayaw magtaas, bayaan mo na maghirap. Okay, sino po itong magtataas ang kamay? Sino po itong gustong pagpalain ng Diyos? Gusto natin, tama ba? Pagdating mo doon, mas maraming problema yon. O, sino po rito ang gustong yumaman? Parang kumanti na. Sino po rito ang gustong pagpalain ng Diyos ang iyong pamilya? Taas ang kamay. Pag dumating na doon, mas maraming problema yon. Because ang promised land is not just flowing with milk and honey. The promised land is also a wandering of giants. May mga nakatirang problema. Gusto mo ng pagpapala. Ang pagpapala, one side of the coin, may problema. Sito gusto magkaroon ng kotse. Ang problema, magbabayad ka buwan-buwan. Pangalawa, magpapagawa ka. Magme-maintain ka. Mag-change oil ka. Magpaparehistro ka. Pag nalagyan mo ng dimples at saka pimples, ipapagawa mo pa. So, yung blessing mo, may responsibility. Kaya yung assignment mo, may responsibility. Yung blessing mo, may responsibility. May higante. But listen to me, God said, I will wipe them out. I declare and prophesy to you, marami kang pinagdadaanan ngayon, but God said, I will wipe them out. Madarating ang pagkakataon, ha, mga kaibigan, hindi mo na maaalala, tatawanan mo na lang ang mga pinagdaanan mo because God is wiping them out. God is erasing them out.
Ngayon, umiiyak ka. Pagkaraan ng 10 taon, tatawa-tawa ka, sasabihin mo, napakatanga ko nung araw, iniiyakan ko ang simple, yung pala, wala lang pala. Are you listening to me? I will wipe them out. And look at this. And I will send my terror ahead of you and throw into confusion every nation you encounter. And I will make all your enemies turn their backs and run. And I will send the hornet ahead of you to drive out the Hivites, the Canaanites, and the Hittites out of their way. And I will, look at this, paano niya iwa-wipe out ang lahat ng to? Sinabi niya, but I will not drive him out in a single year. Because the land would become desolate and the wild animals too numerous for you. Sabi niya, I will not want to wipe them out. I'm going to solve your problem. I'm going to heal you. Pero hindi biglaan. Bakit niya sinabi yon? Kasi baka dumami yung mga wild animals. Nag-preach na ako niyan dati, yung little by little, remember? I'm going to reinforce it again today. Sabi nito, little by little, I will drive them out before you. Why? Until you have increased enough to take possession in the land. Look at Pastor Reggie and look at me very and listen to me very well. While we are waiting for God to show up, God is waiting for us to grow up. Ay, wala akong kausap. English. Minsan hinihintay natin si Lord, Lord, solve my problems. Lord, tulungan mo ako sa pera ko. Alam nyo, God will not show up. Sorry. Because He's waiting for you to grow up. Pakisabi nga sa katabi mo, grow up. Ladies and gentlemen, my friends, God will never give you an extra burden without giving you an extra blessing. He will never give you another assignment until He will give you another blessing. God will never put you through a season of pressure without releasing a season of greater power. Ibig sabihin, when God gives you the promised land, He will give you the resources to cross over and take over and possess the promised land. He will never leave you. He will never forsake you. Sasamahan ka niya. Kahit pakiramdam mo, hindi ka sinasamahan ng Diyos. Hindi. Sinasamahan ka niya because He's ahead of you. May tanong po ako sa inyo. Ano po ang madaling makita? Yung nasa harapan mo o yung nasa likodan mo? Paano po ko yung nasa taong nasa harapan mo mabilis? Hindi mo makikita, tama? Kalimitan lang madalas makita ano, yung nasa likod. Kasi yung nasa likod mo, sinusundan ka lang. Tama? Pero sabi ng Diyos, ako'y nasa harapan mo. Ano yun? Minsan hindi mo ako nakikita. Pero hindi mo alam, inaayos ko ng lahat bago ka pa dumating. Alam mo ba mga kapatid, may problema ka ngayon? Sa Linggo na darating, bago dumating ang Linggo, inayos na niya. Bakit? Bukas pa lang inaayos na niya. Martes pa lang inaayos na niya ang problema mo. Webes pa lang nagbibigay na siya ng solusyon because He is ahead of you. The problem is we cannot see Him. Are you listening to me? Now, tinan niyo po ha, ladies and gentlemen, special assignment releases special assistance from God. Look at your seatmate. Sinasamahan ng Diyos yan. Sabi mo nga sa katabi mo yan, sinasamahan ako ng Diyos. Magpakabait ka sa akin. Nakuha niyo po, special assignment releases special assistance. And ladies and gentlemen, the greater the assignment, the greater the assistance. Mas maraming problema, mas maraming grace ni Lord. Mas maraming pagpapala, mas maraming kamay, mas maraming presensya, mas maraming answered prayer, mas maraming problema, mas mararamdaman mo ang kanyang presensya. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, alam mo, matagal na kita pinagpe-pray na dumami pa problema mo. Sige, sabi mo sa katabi mo yan. Sige. Sabi mo sa katabi mo, tagal ko nang pinagdadasal na dumami problema. Bakit? Kasi mas maraming problema, mas maraming assistance kay Lord. Kaya pag may problema, may challenge, thank you God. You are ahead of me and you are with me. Ano po ang lalabas sa isip nyo pag nabasa nyo po ang verse na to? Ito po ay isa sa ayaw na verse ng mga Kristiyano at mga nagbabasa ng Bible. Ito, yung verse na yan. 1 Peter says, 1 Peter chapter 1, verse 15, but just as He called you is holy, so what? So be holy in all you do. Is that a fun verse? Huh? Masarap po ba yung verse na yun? Tagalogin nga natin, dahil kung ang Diyos na tumawag sa iyo'y banal, magpakabanal ka. No?
Tapos dinugtungan pa ng verse 16, for it is written, be holy because I am holy. Listen to me, you read it wrong. Mali po ang pagkabasa nyo. Ganito po yan eh. Kalimitan ng basa natin ganito eh. Sabi ng Diyos, hoy, banal ako. Mga anak, banal ako, kaya magpakabanal kayo. Mga kapatid, mahirap gawin yon. Bakit? Eh, paano naman kami magpapakabanal eh, Diyos ka? Nandiyan po ba kayo lahat? Ala kong kausap dito. Ito po yung assistance. Meron po akong dating teacher sa math. Lagi po sinasabi, math is one of my non-favorite subject. Alright, so, sabi ng teacher ko sa math, eh siya po ay UP magna cum laude. Sabi niya sa amin, klase po namin sa math. Nandiyan po ba kayo? Sino nga po, matanong ko nga po, sino po yung kamukha ko dito na kaya po kayo ma-attend ng math subject requirements lang. Pero kung tutuusin, gusto nyo ikating na kaagad yun. Okay, taas po ang kamay. Pakitaas po ang kamay. Okay, good. Okay. Sino po rito yung paborito nyo yung subject PE, recess, and lunch break? Okay, very good. Okay. Lord, forgive us for all we have sinned. Okay. Sabi ng teacher ko, dahil siya po'y magna cum laude sa University of the Philippines, sabi niya, students, in UP, I am the best in math, so I want you to be best. Alam niyo po, pagkatapos ng taon na yon, bagsak kaming lahat. You know why? Dahil pinakita niya, best siya, maging best. Pero alam niyo, nung mag-college ako, again, math again. Sabi nung teacher ko sa math, professor ko sa math, sabi nung teacher ko sa professor sa math, hey, I'm the best math teacher. Ito, iba na to ha. Ibang teacher. I'm the best math teacher in my school. Right? And you're the best student. Don't worry. I know you're afraid of math. I will help you to be the best in math. Iba na yun eh. Parang ganito. Pag binasan nyo po ito, ako ay holy na Diyos. Magpakabanal ka. Mga kapatid, that is a command, parang walang promise. Tama? Pero pag binasa mo ulito, ito sabi niya, be holy because I'm holy. Parang sinasabi sa atin Diyos, anak, I am holy. I know you're struggling with sin. I know you're struggling with your weakness. But don't worry, because I am a holy God, I will help you to become like me, to be holy as well. Iba nang dating, di ba? Ano yun? Alam ni Lord, nag-i-struggle ka. Pero hindi kanya bibitawan para abutin mo siya. Gagawin niya, tutulungan kanya na makaalis dun sa struggle mo para maging victorious kang kamukha niya. Are you listening to me? Look at your seat, mate. Marami pang mangyayari dyan. Hindi mo lang nakikita. Pero the best is yet to come. Are you listening to me? Let's now understand. Let me give you three thoughts about this one. What God is giving us as an assignment to our challenge. Tingnan niyo po ang sabi ng verse. See, I'm sending an angel ahead of you and to guard you along the way. I want you to look at this verse again. Sabi niya, I'm sending an angel ahead of you to guard you along the way. A very mysterious line, along the way. Everybody say along the way. Everybody read yung may underline, along the way. If you're going to look at the verse, iingatan ka ng Diyos. Sasamahan ka ng Diyos when you are along the way. What is along the way? It means, I will protect you if you are moving along the way. Ano yun? God will be with you kung hindi mo tatambayan yung problema mo. Wala akong kausap. Kung hindi ka mapaparalyze sa problema mo, pero pag sinabi mo, God, may problema ako, but I will move. By faith, I will move. God, I will still believe in you. I will still worship you. I will still attend the church. Wala kaming pera. I will still do this. Alam nyo, pag ginawa mo yun, along the way, He will send His angel with you. Do you understand this? Itong problema natin, tanong nyo sa akin ko ano? Pag nagka-problema tayo, napaparalyze tayo. Tapos from the paralysis moment natin, tsaka tayo nagmamakaawa, Panginoon, tulungan mo ko. Dito ko nakita yung verse, sabi ni God, I will send an angel to protect you, to guard you, along
along the way. Ano yun? Don't stand there. Don't just sit there. Move with God. Move with God. Huwag kang ma-paralyze sa depression mo. Huwag kang ma-paralyze sa problema mo. Huwag kang ma-paralyze at huwag mo ubusin ang panahon mo ng kaiyak dahil kapos ka ng pera. Start standing. Start worshiping God and see that God is about to do a great miracle. Sabihin sa katabi mo, galaw-galaw, baka ma-stroke. Lakas sabihin, galaw-galaw, baka ma-stroke. Sige. Meron pa ako na-discover. God will protect us along the way. Alam niyo kung bakit? Tanong po sa'yo kung bakit? Ito nga, tinatanong ko kay Lord. Sabi ko, Panginoon, kailan ba kami mawawala ng problema? Sagot sa akin ng Diyos, no, hindi kayo mawala ng problema. In fact, mas marami kang problema ngayon, ako pa nga nagpadala. That's a bad news. No? Sabi mo nga sa katabi mo, yung problema mo pala, ang Diyos ang nagbigay. Theologically, please don't misinterpret me. Tayo-say kung bakit. Tayo-say kung bakit. I found out that our problems are God's protection for ourselves. Your problem is God's protection from yourself. Huh? God is giving us a problem because He is protecting us from ourselves. Pastor, ano yun? God is protecting me from myself? That's why God is giving me problem? Sasample lang ko po kayo. There was a politician in Australia by the name of Bill Hayden. Si Bill Hayden po is a lifelong famous atheist. He is a political person, a politician. Isa po siya sa nagpasa, mga kaibigan, ng batas sa Australia na bawal magdala ng Bible sa school, bawal magpray in public. Isa po siya because he believed that God doesn't exist. He is a vocal out person na sinasabi niya talaga in public that God doesn't exist dahil siya ay atheist. By the age of 85 years old, he received Jesus Christ. Question, why now? Tama po ba? Why now? Are you listening to me? 85 years old, why now? Alam niyo po nangyari, back in 2014, siya po ay nagkasakit at na-stroke. Nag 50-50 or 60-40 ang buhay niya. At nung po siya ay nasa life and death situation, that's the time kinausap siya ng Diyos. Alam niyo po, pagkagising po niya from that ordeal, sa kanyang sakit na yon, ito ang sinabi niya, there is more than life than myself. At by the age of 85, mga kapatid, siya po ay na-stroke. At by the age of 85, tinanggap niya si Jesus. Look at me. Bakit hinayaan ng Diyos ma-stroke siya? Bakit hinayaan ng Diyos na magkasakit siya? Para makilala niya si Lord. Kasi nung wala siyang stroke, hindi niya kakilalanin si Lord. Ay, wala akong kausap. Nakita niyo? Why God is giving us the problem? Because He's protecting us from ourselves. Pansin niyo, pag wala kang problema, hindi ka naman nagdadasal eh. Wala akong kausap dito. Pansin niyo to. Pag wala kang problema, may pera ka, may trabaho ka. Yung simbahan nga sa'yo, baliwala eh. Hoy, atin ka ng simbahan. Ako, baka masunog ako. Pare, mag-inom ang tentandway. O sige, kahit rabing alcohol, iinumin ko. Nakita niyo po, pero pansinin niyo po, pa nagka-problema, pupunta sa Diyos. Alam niyo, God is protecting you from yourself. Kasi pag hindi kanya pinayagan magkaroon ng problema, you will die, you will kill yourself. Sino po rito mga may aso? Sino po rito ang naglalagay sa cage ng aso? Sino po rito, pinapayagan nyo po yung aso ninyo, pinapakawalan nyo minsan sa loob ng bahay, sa labas ng bahay? Of course, may gate. Tama? Question, bakit nyo po pinapawalan ng aso pagkatapos nilalagyan nyo ng fence? Nilalagyan nyo po ng gate. Bakit? Ano pong dahilan? Ha? Mangagat? Napaka-cruel naman. Kagat-agad? Pwede mo namang iihi lang? Bakit? Ito po, diba, you want him to play freely, run freely, pero bakit may fence? For him not to kill himself. Alam niyo si God ito, lalagyan kanya ng fence, problem, sickness, crisis, financial problem, unanswered prayers, responsibility. Bakit? Kasi pag wala yun, magwawala ka.
and you will kill yourself. That's why we praise God not only for angels, we praise God also for our giants. Ay, wala akong kausap dito. Are you listening to me? Tinan mo yung katabi mo, may pinagdadaanan. Hallelujah! Nakita mo yung katabi mo, maraming problema. Praise the Lord! Bakit? Kasi pag walang problema, papatay niya sarili niya. Okay. Kung kayo po ay... Sasample ako po kayo. Kuya Bobby, kung ikaw ay bibigyan ng kapangyarihan, hindi magkakasakit, tatanda kahit kailan, malamang lahat iinumin mo eh. Lahat ng pamatay batok, paputok batok, kakainin mo eh. Tama po ba? Palagay ko, gagawin mo, you will... Magpupuyat ka siguro, gising ka 73 hours a day. Bakit? Hindi ka naman magkakasakit eh. Tama? Hindi ka naman magkakasakit eh. Hindi ka naman magkakaproblema eh. Pero why God has given us the limits? Why God has given us the problem? Para mag-slow down ka. Whoa! It is not about me. Life is more than me. It's about God. Are you listening to me? Tinan mo yung katabi mo. Nagwawala, di ba? Anong gagawin ng Diyos dyan? Lalagyan ng bakod dyan. Magugulat ka, may mangyayaring kababalaghan dyan. Nagsasalita po ako para sa mga gustong nagwawala at parang ang Diyos sa kanila ay baliwala sa kanila ang Diyos. Maniwala kayo, magugulat ka, bang! Tingnan mo yung katabi mo, may inihandaan ng problema ang Diyos dyan. Pastor, you're making me nervous. Listen to me. The greater the assignment, the challenges, the greater the assistance of God. Another question. Bakit si Abraham, pinanganak yung kay sa isang anak niyang si Isaac, nung 100 taon na siya? Ba? 100 years old when Isaac was born. Pwede naman nung 27 lang nakamukha ng edad ko ngayon eh. Di ba, Neil? Di ba? Pwede namang ano eh. 35 siya eh, tapos pinanganak yung anak. Bakit si Gab, tinawag siya 90 years old, after 10 years, nagkaanak siya, 100 years old. Ang asawa niya, 90 years old nung pinanganak si Isaac, yung kanilang panganay, nag-iisang anak. My God! Bakit? Bibigyan mo ako ng anak at the age of 100 years old. Hindi na nga anak yun eh. Lolo ka na eh. Baka hindi ka lolo eh. Impo ka na. Baka hindi ka impo, apo ka na. Baka hindi ka lang apo eh. Ano ka pa? Monumento ka na. Alam niyo kung bakit? Ito yung sign bakit. Gusto ba sabihin ko sa inyo kung bakit? O next week na lang? Gusto niyo ba ngayon ha? Alam niyo kung bakit 100 years old siya binigyan ng anak ng Diyos at hindi nung 57, hindi nung 40, hindi nung 30. Alam niyo kung bakit? Ito siya. Let me tell you a secret. That's between you and me. Alam niyo kung ano po? Ito kasi. Kung siya po ay nagkaanak by the age of 27 or 30, si Abraham iisipin niya, it's because of me. Kasi normal sa batang lalaki ang fertile. Tama? Kung siya ay nagkaanak na siya ay 30, hasabihin niya, it's not about God, it's me. I'm young. Bay na bay ang dating. Nakita niyo po? Di ba ba? But imagine mo, if you're 100 years old, no? Binababad mo yung ngipin mo sa baso tuwing umaga. Tapos minumumog mo yung baso na yon na may tubig tuwing umaga. Yung pagising mong asawa mong si Sarah, amoy lupa. Ikaw naman, amoy imbornal na. When you want to have sex, hindi mo na makuha maghubad kasi you're too old to do it. Thus, all of a sudden, God gave you a son at the age of 100 years old. This is not about him. It's about... Nagtataka ka, Lord, ang talino ko naman. Magna cum laude ko, pero bakit ako walang trabaho? Alam niyo kung bakit? Kasi kung magkakatrabaho ka ngayon, magna cum laude ka, it's all about you. Magtataka nga eh. Yung mga pasaway sa klase, kagagraduate, may trabaho na eh. Yun yung napansin, di ba? Yung mga pasaway, yung laging tulog. Yung, tapos, pagkagraduate, may kumukuha na eh. Samantala ikaw, summa, magna, cum, lahat na meron ka.
nung nagkaroon ng awarding sa stage, ikaw lang umaakyat. Tapos pagka-graduate mo, tatlong taon na, oh, wala ka pang trabaho. Samantalang siya, nakakalimang palit na. May trabaho at may naghihintay pa. Nagtataka ka, Diyos ko! Kasi eto, kung matalino ka at na-promote ka, it's about you. Kung ikaw ay magaling at yumamang ka, it's about you. Pero kung pag ikaw ay gwapo at nagkaroon ka ng magandang karir, it's about you. Pero kung wala ka lahat ng ito, pero nakita mo kung paano kumilos ang kamay ng Diyos, it's no longer you. It's about God. Alam ba ninyo ginagawa ni Lord? Ginagawa ni Lord, anak, I'm sending you a problem. I'm sending you an assignment. I'm giving you a problem because I want you to be like me. Because I want my name to be glorified in your life para hindi ka yumabang. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag ka kasing mayabang. Wala akong kausap dito. Look at the next verse. Sabi next verse, along the way, no? Galaw-galaw. Para ang anghel, samahan. Pag hindi ka gumalaw, nag-stay ka, I'm depressed. The angel will not go with you along the way. May problema ka, Lord, depressed ako ngayon, pero magtataas ako ng kamay kahit hindi ko feel. Are you listening to me? Lord, umalis ako sa bahay, nag-away kami, pero magtataas pa rin kami ng kamay because it's not about my wife or my husband, it's about me. It's about God. It's not about me, it's about God. Alam mo, pagka ganun ka, yung anghel ahead of you. Tayo minsan ito, ate ng church, no? Pero yung problema sa bahay, dala-dala mo, Lord, may problema ako. Pag hindi ka kumilos, Lord, ayos na ako. Pag hindi ako tinamaan sa sermon ng pastor na yon, uwi na ako. Dapat ito eh. May problema ka sa bahay, Panginoon, may problema ako. Dating ako sa church, sa presence mo, I'm expecting you to talk to me. I'm expecting you to change me. I'm expecting you to move in me. Alam mo, pagka ganun ka, sabi ni Lord, nasa bahay ka pa lang, naliligo ka pa lang na ang shampoo at ang sabon ay iisa lang. Sabi ng anghel, I'm preparing an answer for that person. Tayo hindi. Ito ginagawa natin eh, pag may challenge. Hindi na pansin yung challenge mo dumarating Sabado tsaka Linggo. Wala akong kausap dito. Pag Monday, hindi naman dumarating. Pero pagka Sabado, ayan na, sumasakit ang alangala, bumbunan, anit, tsaka split ends, nagkaka-headache ang split ends, di ba? Tapos pagka Linggo, ayan na, arthritis dito, rayuma doon, nagkakagalit kayo mag-asawa, nasunog ang plancha, di ba mga kapatid? Naku, nasunog ang plancha. Namalansya ka, nasunog. Mga kapatid, bakit? Kasi ito eh. Sabi ni Lord sa'yo, may problema ka ngayon. Ako nga nagbigay niyan eh. Pero I want you to go and walk along the way. Kasi pag kumilos ka from where you are, my angel will be ahead of you to prepare the answer, to give the solution. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mo kong hahadlang ang pagkalinggo. Pag may problema ako, sasamba pa rin ako sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo yan. Wherever you are. Tayo parang naghihintay. Sumakit sana ang ulo ko ngayon Linggo. Sumakit. Ayan na, sumasakit na. Dear Pastor, hindi po ako makaka-attend. Sabi po ng kuto ko, may headache siya. Nakita niyo po niyo, nakukuha niyo po yung point ko, di ba? Parang hinihintay mo magkasakit ka. Kaya kita mo, yung problema pa ulit-ulit lang eh. Huwag mong tambayan. Lakara mo. Huwag mong tambayan ang problema mo. Lumakad ka. Because God is ahead of you. Wala pa akong nakakita na paralyzed, na nakalakad by staying paralyzed. English yun. Nakakita na ba kayo ng paralyzed? Di ba yung mga paralyzed, bang, pinipilit niya. Nakakita na kayo ng mga telenovela na yung mga napaparalyzed nagkaka self-PT. Yung mga, diba? The more silang ayaw nilang mag-move, the more they cannot move.
Etong matindi. The more you want to move, God is ahead of you. The more you want to say, God, I want to win, God says, I'm preparing the victory already. Because He will be ahead of you. He will protect you along the way. Look at the next verse. Exodus 23, sabi doon, see, I am sending an angel, the same verse, ahead of you to guard you along the way and to bring you to a place. Wow. This is the, ito pala ang nature ng challenge. You have to move along the way. God will be ahead of you. Bakit kanya pupuntahin? Because He is bringing to you a place. Alright, give pengi isang prod. Gemerson. Lika dito. He's bringing you to a place. Alright. Ano yun? It means God is positioning you. No? Let's say this is the promised land. No? Punong-puno ng giant. Ano height mo, pare? 5'9 po. 5'9. Ako, 5'8 and a half. With stage. Eto sila, oh, moving with God. Sabi niya, I'm not only sending an angel ahead of you, pero ang sabi niya, I will be positioning you to a place. Alam niyo kung ano po yun? Pagdating po nila dun sa harapan ng promised land, ang nakita nila puro giant. Tama po ba? Ano yun? He will bring you to a place na ang mas makikita mo sa promised land, hindi puro promise, puro problem. Ayaw na natin, no? Tama po ba? Ipo-position ka niya. Ba't kanya ipo-position doon sa place na yon, mga kapatid? Alam niyo kung bakit? Ayun sa akin, bakit? Because don't wait for a better situation to become a better person. Look at this. Bakit po siya ipinoposisyon sa isang lugar na puro higante at problema for the person to be a better person? Ladies and gentlemen, kailan ka nag-mature? Di ba nung matutukang lumaban sa problema? Di ba, kailan ka tumapang? Di ba, nung lalo ka na nampalataya? Kailan mo naranasan ang kamay ng Diyos nung lalo ka nagtiwala sa Kanya? Di ba? And you became a better person when you are in the position of problems. God is positioning us. Bakit? Because He wants us to be a better person. He wants us to be a better person while we are, nakita niyo po ba? At ito pa, tingnan niyo po ito. Pakinggan niyo mabuti ito. Little by little, I will drive them out before you until you have increased enough to take the possession of the land. To take possession of the land. Ano sinasabi niya? I want you to grow in the problems. I want you to grow in the challenges. I want you to be a better person fighting. I want you to be a stronger person. Kaya po yung lumalaban, sila po yung malakas. Yung pong umiiyak, sila po'y malungkot. Naranasan nyo na ba yun? Minsan gusto nyo mag-isa, pero ayaw ninyo kasi wala kayong kasama. Naintindihan nyo ba yung sasabihin natin? Naintindihan nyo po? Di ba? Naranasan nyo ba yung minsan gusto nyo mag-isa, pero ayaw nyo gawin kasi wala kayong mga kasama? Kaya ayaw nyo mag-isa? Kaya nga gusto mag-isa eh. Look at the seatmate. Tingnan mo yung katabi mo. Mature than last year. Di ba? Mas mature than last year. Ay, wala akong kausap. Tingnan mo yung katabi mo. Mas matapang kesa last year. At alam mo ba? Next year, mas matindi ang katabi mo. While we are waiting for God to answer, God is waiting for us to grow. While we are waiting for God to give us the freedom, God is giving us already the victory. Hindi mo lang nakikita. Because God wants you to mature. God wants you to really say, God, it's not about me. This is all about you. Look at the next verse. I'll be closing in a couple of minutes. Sabi niya, see, ay, ulitin natin. Pakibasa ulit. Ready? Go. See. And to bring you to a place I prepared. Dalawa na, tatlo yan eh. Tatlong pipo yan, diba? I'm sending an angel ahead of you to protect you and to bring you to a place. He will position you for maturity. That's the purpose and the nature of challenge. At ang sabi niya, to a place that I have prepared. Ano ang gagawin sa atin ni Lord? He will prepare you. Ah, yes. Ito palang problema na to is for preparation.
Ano yun? Piniprepare lang niya ako sa mas matindi. Piniprepare niya lang ako. Bakit? Kasi ang buhay ko, ang buhay mo magiging testimony at message sa maraming tao ng kabutihan ng Diyos. Na kung may mga taong hindi makaya ang problema, ikaw mas malala pa na kaya mo kasi sinamahan ka ng Diyos. God is preparing yourself to be a good testimony. God is preparing you. God is preparing you to be a legend. Hindi mobile legend. Look at your seatmate. Yan ay legend. Legend ng kabutihan ng Diyos. Legend ng katapatan ng Diyos. Kitang-kita sa mukha niya kung paano marami siya. Alam niyo kung bubuksan ng Diyos siguro ang mata ninyo spiritually, pag tinan niyo ang mga katabi niyo, puro pasa, puro sugat, puro pekas, puro scars. Pero alam nyo, yan ay bunga ng kanyang pakikipaglaban at buhay pa siya hanggang ngayon. Kaya nga madalas kong sabihin, mga young people na babae, huwag na kayong mangarap ng knight in shining armor na lalaki. Alam nyo kung bakit? Yung mga knight in shining armor na lalaki, mga lalaking hindi lalaki yan. Bakit? Kasi ang mga knight, K-N-I-G-H-T. Tama ba spelling ko? Tama po, no? Sila po yung, pagkatapos ng laban po yan, makita mo, kupeng, basag, maraming kalat, kasi galing sa gere. Pagka yung knight lumabas with shining armor, hindi knight yun, caretaker yun, tagapalis ng knight ng armor yon. Huwag kayo naghahanap ng lalaking walang alam sa buhay. Wala akong alam kausap dito. Ang alam lang, tumayo ang buhok. Nakuha niyo po, huwag kayo maghahanap ng babaeng walang alam sa bahay. Yung lalaki, walang alam sa buhay. Dapat yung babae may alam sa bahay. Hindi yung kapag nagluto, sunog ang bahay. Old cliche, old joke ko, di ba madalas? Ang babae hindi marunong magluto, hindi dapat mag-asawa ng lalaki hindi marunong kumain. Nakukuha niyo po, di ba? Dapat, don't look for the knight in shining armor because God is preparing you. If God will look to you today, you are full of scars, full of hurts, praise God. Full of problems, yes. Full of wounds na na-heal. Full of pasa, praise God. Why? Because God is preparing you for somebody else. Ala kong kausap dito. Look at the next verse. Sabi doon, but I will not drive them out in a single year because the land will become desolate and the wild animals too numerous for you. Sabi niya, I will prepare you. I will make you strong. Pero eto, yung kakalabanin mo, hindi laging at hindi mawawala lahat. Sabi mo nga sa katabi mo to, hindi ka mawawala ng problema. Sabi mo ulit sa katabi mo, dadami pa nga yan eh. Lakas mo, lakas mo, lakas mo. Pero, sabi mo, pero, tutulungan ka ng Diyos. Alisin sila. Isa-isa. Question, bakit isa-isa? Kung ikaw ba, pupunta ka sa promised land. God, ha? We've been in Egypt for, according to statistics ng PSA, for 400 years. Tapos, dumaan kami sa wilderness for 40 years. Pero ba, pagdating namin sa promised land, Lord, wala nang higante, wala nang problema. Parang tayo, ganyan na tayo, di ba? Nung mag-asawa, kakala mo, sagot na at langit. Yung pala, hindi lang purgatorio, impyerno. Di ba, parang ito, pangasawa ko lang siya. Kaligayahan. Di ba? Nandiyan pa ba kayo? First day pa lang ng kasal nyo, impyerno na eh. Wala nag-a-amen. Tapos, second year ng pag-aasawa nyo, hindi lang impyerno eh. Nag-transform yung asawa mo, naging si Beelzebub. And look at this, di ba? Yung asawa mo isa, naging si Lucifer. Nagkaanak kayo ng mga demonyito tsaka mga demonyita. Di ba? Ganun, di ba? Tapos eto na, di ba? Tinan yung prayer ng mga may asawa. Panginoon,
Kill them all. Take them away, God. Ito lagi sinasabi ng mga mag-asawa, kung maibabalik ko lang. Kung maibabalik ko lang. Di ba? Sabi, kaya nga, yung mga single dito gusto mag-asawa eh, pero yung mga may asawa gusto maging single eh. Tama, babalik. Lord, take them away. Make a miracle. Lord, sa Old Testament, lumulunok ka ng taong pasaway. Gawin mo ulit ngayon sa bahay namin in the name of Jesus. Hura bakanda sa kada, nagtatangs ka pa. Lord, gadala. You know, he never did it, right? In fact, ito ginawa ni Lord. He's preparing you. Matigas ang ulo ng anak mo. Anong ginawa ni Lord? Mas pinitigas niya ang ulo mo. Ay, walang kausap. Mas pinitigas niya ang ulo mo kaysa sa kanila. Bakit? Binigyan ka na. God is preparing you. Minsan may mga prayer tayo, Panginoon, yung utang ko, bayaran mo. Sabi ng Diyos, bakit? Ako ba nang utang sa Bombay? Tsaka sa 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parang tayo, di ba, Panginoon, tanggalin mo po yung paninigarilyo ko. Sagutin ka ng Diyos, ba't ako ba nagsisindi? Di ba? Ikaw nagsisindi, bakit ako magtatanggal? Itanggalin mo yung pagsisindi mo. Panginoon, ayoko na talagang uminom. Pero Panginoon, ayoko na. Di ba, sabi nga ng Bible, pwede namang uminom, para yung sikmura daw, gumaling. Ginamitan pa ng Bible. Sabi ni Lord, pambihira ka, paano hindi ka makakalis sa pag-inom? Ikaw ang unang bumibili at saka nauupo ka sa mga umiinom. Wala akong kausap dito. Sabi ng Bible, siyang nauupo sa mga makasalanan, nagiging makasalanan. Sabi ng Bible, siyang lumalakad kasama ng mga matatalino, tatalino. Yun ang totoong tatalino. Hindi si Bitoy ang tatalino. Alam niyo po ba, di po ba, are you listening to me? Sabi, siyang lalakad kasama ng matalino ay magiging matalino. Kung alam lang ito ng CHED at saka ng DepEd, ito ang solusyon para maubos ang tanga. Di po ba, na yung mga tanga, isama mo daw sa matalino. Sabi, kuya, di ba, tatalino. Ang problema sa mga eskwelahan, tanga, kasama ng mga tanga. Ang tawag ay tangas. Di ba? Tapos kaya pansinin mo sa mga school, di ba? May section 1, section 2, section 3, pilot class, science class. Ikaw ano kang class? PE class. Ikaw ay recess class. Nasa dulo ka. Kaya dumadami sila, ang kasama nila, katulad nila. Pero pag sumama ka sa mga matatalino, tatalino ka. In the same way, sumama ka sa may pananampalataya, tataas ang faith mo. Sumama ka sa mga nagwo-worship kay Lord, matututo ka. Sabi niya, aalisin ko dahan-dahan. Bakit? Kasi I'm preparing you to be strong. Hindi ko aalisin ang problema mo agad. Hindi kita pagagaling agad. Bang! Yes, baka pwedeng gawin ko yan, sabi ng Diyos. Pero hindi ko gagawin. Because dahil sabi niya, because the wild animals will eat tumeros for you. Sabi niya, little by little until you increase. Question, bakit ang sabi niya, tatanggalin ko dahan-dahan? Kasi ang sabi niya po ay ito. Because the wild animals are too numerous for you. Ha? Ano po yun? I have a question for everybody. Ano po ang tawag ninyo sa grupo ng mga aso? Aso, snake. Tatalino nyo, Diyos ko. Di ba may tawag dyan eh? Yung mga mahilig sa aso rito. Ano ang tawag sa grupo ng mga aso? Anong association? Anong toda? Ang tawag ay pack. Ah! Thank you God, they are born again already. They are changed. Amen. Ano ang tawag nyo sa grupo ng mga pusa? Catses. Ano? Ang tawag po nila, medyo hindi tayo familiar dito, di ba? Crowder. Clowder. Ano ang tawag nyo sa grupo pa nagsama-sama ang mga buffalo? Buffaloes. Buffalo wings. Ano? Alam nyo, magugulat kayo, ang tawag nila, gang. Ay, nakita nyo yung mga member ng gang, lakas kumain yan. Ano ang tawag nyo sa grupo ng mga caterpillar pa nagsama-sama? Alam nyo kung anong tawag? Ito po, sabi ng mga eksperto to ha. Alam ko hindi aksidente to eh.
Alam niyo kung ano? Kaya sa Bible, an army of pests, di ba? Ano po ang tawag ninyo pag nagsama-sama mga buwaya? You're right! Yes, you're right! This is not a joke! You're right! Di ba kaya nga yung mga joke nila, di ba? Pag ayan ka mga buwaya sa Kongreso. Kasi nga, ang tawag sa mga buwaya pag nagsama-sama, Kongres. Anong tawag ninyo pag nagsama-sama mga kangaroos? Ha? Ano po anong tawag? Mob. Di ba kaya may tatawag tayo yung flash mob, yung biglang nanggagaling, tapos talon-talon. Di ba nakikita niya, di ba? Di ba yung mga, di ba, may flash mob daw, di ba? Tapos pag naglabasan yung talon ng talon. Kasi mga kangaroo yung mga yan eh. Anong tawag nyo pa nagsama-sama mga tigers? Ito nakakagulat. Alam nyo kung ano? They were called ambush. So hindi sila ang jeep, ang tricycle, ambush. I hope those are watching live on Facebook, you're laughing with me. Sabi ni God kanina, ang daming hayop dyan. There are too numerous for you. Tatanggalin ko isa-isa. Alam nyo kung bakit? Isa-isa bakit? Di ba may nakatira na sa promised land? Diba? Mga Hivites, Perizzites, ano pa? Cellulites, ano pa? Yung mga yun, mga higante. At sila, alam na nilang kalabanin itong mga animal na to. Sabi ni Lord, hindi ko tatanggalin yung mga higanteng yan ng bigla. Bakit? Kasi yung mga hayop na yan, hindi nyo kayang labanan. Sila kaya nilang labanan. Bayaan mo muna nilang ubusin yon. Pag ubus na sila, yung mga hayop na yon, at saka uubusin yung mga higante, at saka kayo papasok. Nakita nyo kabutihan ng Diyos? Inuubos siya lahat ng problema mo. At minsan sinasagot niya sa pamamagitan ng ibang tao. Sabi niya, dadami yung hayop kapag pumunta kayo all at once. Sabi ko, nagtataka ko kay Lord. Sabi ko, Lord, bakit? Bakit hayop ang pinag-uusapan natin dito? At alam niyo po ba, I've made a study in ancient Israel on the early days of the promised land. Ang pinakamaraming hayop sa Israel during that time when God said to Moses and to the Israel, I will be ahead of you and send an angel, ay lions. Pinakamadami na nakatira doon. At alam nyo, ano ang tawag ninyo sa grupo ng mga lions pag nagsama-sama? Lion King. Hindi pelikula yun eh. Ano? Alam nyo kung ano? This is not an accident. Pag nagsama-sama mga lions, they are called pride. Sabi ni God, di ko aalisin ang mga kalaban. Biglaan. Kasi maraming hayop dun eh. Bakit? Kasi pag inalis ko ng biglaan, you will be proud. Yayabang ka! Sasabihin mo, I did it my way. I am the captain of my soul. Diba? Kaya pala ang mga problema, hindi biglang nawawala. Kasi baka pag tinanggal bigla ni God, yayabang ka. Yung palang problema, pagpababa sa atin ng Diyos para kilala natin si Lord. Lord, it's not about me. It's about you. In 2 Corinthians chapter 12, and I'll close with the following verses. This is a chapter, a verse, when the Apostle Paul, the great writer of the half of the right books of the New Testament, halos a profound lawyer, a Pharisee, a lawmaker, a politician, an accuser, became a born again. He encountered Jesus personally. Nagpakita sa kanya si Jesus, kaya nabulag siya in the book of Acts. This man who wrote this saw a lot, experienced a lot. Pag binasa nyo ang book of Acts, si Apostle Paul at si Peter, sila Silas, sila yung naglalakad palang anino, nagpapagaling ng may sakit. Wow! Diba? Imagine mo, daanan ka ng anino ni Paul. Gagaling ka?
Aba, eh ako, mabahingan lang niya, okay na sa akin eh. Di ba? Matalsikan lang ako ng laway, okay na ako eh. Itong lalaking ito, na sumulat nito, ang daming naranasan. In fact, may naranasan pa siya. Namatay siya eh, sa Book of Acts. Binato siya ng buhay, namatay siya. At alam nyo, he went up to heaven. Marami siyang nakita na hindi niya ma-describe at nabuhay siyang muli. Sa kanakakita tong taong ito, sobrang makapangyarihan, anointed, kung siya siguro ay pastor ng Rain M, siguro mega, mega, mega church na yung church na to. Nandito nyo, siguro every, pag nag-pray am, tinuturo ka pa lang, gumagaling ka na. Ganyan si Apostle Paul. And look at what happened. Despite and in spite of everything that God has done for him. Sabi niya, the things God showed me were so great. But to keep me from being too full of pride. Sabi niya, because of seeing these things, I have given trouble in my body. Hindi po binigyan ng emphasis ng scripture ko ano yung sinasabi na problema niya sa katawan. Sa ibang translation, tinawag siyang thorn in the flesh. At ang sabi niya po ay ito, it was sent from Satan to hurt me. Why? It was sent from Satan, pinadala. Sino naniniwala na walang darating sa'yo na hindi inalaw si God? Kasi hindi ka naman pwedeng galawin ng demonyo hanggat ipapayagan ng Diyos eh. Hindi ka pwedeng galawin kasi ang may hawak ng buhay mo, hindi demonyo. Hindi ka pwedeng patay ng demonyo without God allowing it. Sabi niya, it was sent from God, from Satan to hurt me. For what reason? It keeps me from what? Being proud. Sabi, tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, mukhang yumayabang ka na. Baka masyadong natitiwala ka sa sarili mo, ha? Diba? Tingnan po yung sumunod na verse. Itong ginawa niya, parang ikaw at ako. I asked the Lord 3 times to take it away from me. Di ba ganyan tayo? Lord, may problema. Uy, tagkalin mo. Tulungan mo. Maawa ka. O, 3 times niya pinray. Siguro naman kung na-meet niya si Lord, alam niya kung paano mag-pray. Tingnan po yung sumunod. He answered, sumagot si God, I am all you need. I give you my grace or my loving favor. Bakit? Because my power works best in weak people. Parang sinasabi, anak, the time that you are in need, in weakness, when you're weak, when you don't know what to do, that's the time I can work powerfully in your life. Kailan mo na-appreciate na God is your provider? Di ba pag wala ka? Pero yung dami mong problema, hindi mo nga masabing, thank you Lord, you provide. Kailan mo nararanasan yung God is my healer? Di ba yung may sakit ka, na yung mga doktor hindi malaman ko anong sakit mo, and yet you are experiencing God's peace in spite of sickness? Sabi ng God, I'm all you need. I give you my loving grace and favor. My power works best in weak people. Sumagot ngayon ulit ang Diyos. Sabi ngayon, ni Apostle Paul, sumagot siya. Ito na naging response niya. May face siyang giants. He was prepared. He was in position. God is ahead of him. Sabi niya, I am happy to be weak and have troubles. Kaya mo ba yan, pare? Yung may problema ka ngayon, kumusta ka, Brad? Ito, may problema, but I'm happy. Ayun ako, walang kausap. Kumusta ka ngayon, Iha? May sakit ako eh, but praise God, I'm happy. Siya hindi, sabi niya, hindi. I'm happy to be weak and have troubles so I can have Christ's power in me. I receive joy when I am weak. Sino ito naranasan yan? I receive joy when people talk against me and make it hard for me and try to hurt me and make trouble for me. I receive that joy. At ang sabi pa niya on the last verse, I receive joy when all of these things come to me because of Christ. Why? For when I am weak, then
am strong. Kung kailan ako wala, doon mas lalo naging totoo ang Diyos sa akin. Kung kailan ako mahina, doon lalong mas malakas ang pananampalataya ko. Kung kailan ako kapos, doon ko nararanasan ang kanyang kapangyarihan. For when we are weak, then we are strong in Christ's grace. That's the nature of your challenge. Don't reject your challenge. Accept it. Welcome it. Embrace it with God. Overcome it with God. I have a question for you. Do you accept the challenge? Accept the challenge. He will be with you. Inaayos lang niya. Ikaw at ako. Aming Diyos, maraming salamat po. Tuwing kami po ay mahina, doon naman napakalakas ng ng kapangyarihan mo sa amin. Kung kailan kami kapos, tsaka nandun ang kamay mo ng biyaya at kasaganaan. Panginoon, tulungan mo kaming makita kung ano ang iyong nakikita. Hindi ang aming nakikita base sa aming nararamdaman at nararanasan, kundi ayon sa iyong nakikita. Today, we are saying we are victorious still. We are the head and not the tail. We will live and not die. We will overcome and prevail. Because that's what we are by your grace. Pag-pray mo naman ang katabi mo. Sa loob ng isang minuto, pag-pray mo siya. This time, iba na ang prayer mo eh. Diba ang prayer mo, Panginoon? Bigyan mo siya ng kapayapaan sa gitna ng maraming bagyo. Bigyan mo siya ng maraming... Lord, hindi ko pinagpe-pray, alisin mo ang problema niya. Ang pinagpe-pray ko, Panginoon, mas lalo siyang tumapang. God is good and He is faithful still. And He will remain faithful. As we are praying, receive God's faithfulness in you. He will never leave you. He will never forsake you. He will send His angels ahead of you. He will prepare you and He will take away your enemies little by little so that you will not grow in pride. So that you will say at the end of the day, God, it's not about me. It's all about you. Thank you, Father, for your faithfulness in the midst of the storm. If you believe God is faithful, magpasalamat ka sa Kanya. Panginoon, salamat, may sakit po kami, may sakit ako, pero Panginoon, nagtitiwala ako in the midst of sickness, in the midst of pain, in the midst of hurts, in the midst of disappointments. Father, thank you. You're still God and you will still remain faithful. Thank you, Father God. We just want to say we bless your name. Sambahin natin ang Panginoon. Amen. Amen. Palapakan mo nga na si Lord. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Amen ba doon, mga kapatid? Amen. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, tapat ka ng tunay
magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y bago na man maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong tatapan ka. Pag-ibig mo'y walang hanggang. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula ka sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang laging maging hanggang wakas nitong buhay. Sa lahat ng mga pinagdadaanan, sakit at karamdaman, ito sasabihin natin. Kaya, O Diyos, kita'y aking pupuri. Anong gagawin natin? Sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan. Pag-ibig mo'y wala kang dakila ka, O Diyos, tapat kang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man maaasahan kang lagi. Maging hanggang wakas ito'y buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sadigan. Sa bawat bigati, tagumpay man naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Nakila ka, O Diyos. Itaas sa mga kamay. Sa bawat bighati, sa bawat bighati, tagumpay man'y naroon. Daluyan ang pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo'y alay sa amin noon hanggang ngayon. Sabihin natin sa Panginoong Diyos, dakila ka, dakila ka. Tayong lahat, mga kapatid, oh Diyos, oh Diyos. Sa huling pagkakataon, here we go na, Lord. Oh, Diyos.
Purihin ang Panginoon. Palakpakan mo siya ng pinakamalakas sa palakpak. Sa kabila ng mga pinagdadaanan. Hallelujah. Kung may katabi kang pamilya mo, asawa mo, nanay mo, biyanan mo, kaibigan mo, sabihin mo, lalaban tayo kasi kasama nating lumalaban ang Panginoon. Yes, lalaban tayo dahil kasama nating lumalaban ang Panginoon. You may now take your seats, my brothers and sisters. You know, it's true that when you feel weak, you are strong. That in lack, there is abundance. And in emptiness, there is fullness, all because of Jesus Christ. Amen ba tayo doon? Amen. So today, the Lord is giving you a special assignment. The Lord is giving you a task today, a responsibility to give back to Him what really belongs to Him. And with that, let us proceed to our tithes and offerings. Ngayon, ngayong nakaupo ka, expect that the Lord will be with you as you go along the way habang pumupunta ka dito sa harap, and expect that the Lord will fulfill all His promises to you. And if you are ready, to our guests and visitors, you can freely join in our giving. May mga envelopes kami dyan sa mga upuan for you to use. And if you are ready, let's come here in front and let's give with a cheerful heart. Brothers and sisters, may I invite everyone to stand and let's lift our hands to our Heavenly Father. Hallelujah. Our gracious Father, Lord, we thank you for the goodness that you have shown us for the past 6 months. And Father, we declare today that as we obey you, that as we receive your special assignment, Lord, you will continue to prosper us for the next 6 months of this year. Father, we believe in your promise that great blessings await to those who obey and honor you. Father God, we love you and we bless your name. In Jesus' name we pray. Amen and amen. And the Lord shall be with you along the way to protect you, to position you, and to prepare you for greater things. In the name of the Father, you are victorious. In the name of the Son, you are prosperous. And in the name of the Holy Spirit, you are powerful. Today and forever, in the name of Jesus Christ, our God and Savior, everybody shout, Amen!
work was finished. You were buried in the ground, but the grave could not contain you, for you were the victor's crown. Oh, hallelujah! You have overcome. You have overcome. Hallelujah! Jesus, you have overcome. The world, every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcome. Every hard thing must come down. Every stronghold shall be broken. You are the victor's crown. You overcome. You overcame. Every high thing must come down. Every stronghold shall be broken. You were the victor's crown. You overcome. You overcome. You overcome. Amen. Amen. And hallelujah. And to the victorious people of God, go and walk along the way, because God is ahead of you to bring you to a place He has prepared. But remember, sabi mo sa katabi mo, but remember, it's not about us. It's about God. God bless you, everyone. That concludes our worship service this morning. See you again next Sunday, same time. Same